wala, na-realize ko lang na kapag titingnan niyo ang Panginoon, tingnan niyo siya doon sa lifespan ng buhay niyo, hindi sa moment ng buhay niyo. Ano yung ibig sabihin? O, pag si Lord, tinignan mo sa moment. Eto, agree ba kayo sa akin na may mga moment talaga na hindi mo makita si Lord? O, let us say, sabihin natin, nag-pray ka, Lord, kailangan ng pambayad ng bills. Lagi bang meron? Lagi bang may answer? O, di ibig sabihin, sa moment na yon parang absent ang Panginoon. So, pag tinignan mo siya moment by moment, magtatampo ka sa kanya. Magtatampo ka. Bakit? Kasi daming mga Kristiyano, kahit Christian na, parang ligaw pa rin, ano ba talaga ang career ko? Ano ba talaga ang path ko? Saan ba talaga ako dapat trabaho? Kristiyan ka o hindi, ganun yung mga tanong mo. So ngayon, kung tinignan mo si Lord doon, parang wala ka sa moment ng buhay ko na doon, parang wala ka. Ngayon, ito ang realization ko. Kaya wala siya sa moment kasi nandun siya sa mismong timeline. Pansinin niyo, ano sabi ng Panginoon? Alam ko yung plano ko sa'yo. Hindi niya sinabi doon, alam ko yung nangyayari sa'yo. Tapos, eto gagawin natin yan. Hindi. Sabi niya, alam ko yung plano ko sa'yo. Ang ibig sabihin nun, ano man yung mangyari at nasang sitwasyon ka man, pangit o maganda, alam niya na yung plano. At ang plano niya, nakatingin siya simula nung pinanganak ka, tapos hanggang dun sa pupuntahan mo. Ibig sabihin, sa mata ng Panginoon, nandun na yung buhay mo, nakalatag na. At nandun siya sa mismong timeline, wala siya sa moment. Kaya nga, at pansinin mo, ano ginagamit na pagtukso ngayon ni Satan sa atin? O di yung mga down moments natin, kasi doon natin nararamdaman wala siyang pakialam. Doon natin nararamdaman na parang, di ba ako valuable sa'yo? Tapos makikita mo yung mga, makikita mo yung mga ka-life group mo, sila yung mga pinagpapala, ikaw na lang yung hindi. O kaya yung church, o kaya yung ganito, eh faithful ka naman, masipag ka naman sa ministry. Kaya maraming mga tampo sa Panginoon eh, na nabubuo. Kasi ang nagiging focus yung moment. Ngayon naisip ko kung gaano kahalaga na tayo na yung tingnan ng Lord. Kasi Christian ka o hindi, madi-discourage ka. Christian ka o hindi, mapapagod ka, madadown ka. Ngayon, bakit ko nasabi yung worldly na mag-serve kay Lord? Kasi as long na tayo ay nasa vicinity ng Diyos, nasa kamay tayo ng Panginoon. At nung sinabi ko sa inyo na nandun tayo sa timeline ng Diyos, kahit sa tayo dumaan, sabi nga ng Bible, kahit yung mismong kamalitan mo na ginagamit pa para sa kabutihan mo. So, ano ibig sabihin nun? Laging worth it kasi laging nasa makikita natin sa dulo na tayo talaga yung mananagumpay, na tayo talaga yung nagtatagumpay, kahit saan pa tayo dumaan.